Welcome po, Dr. Angelo Basse. Yes. Si Dr. Angelo Basse po ay isa po siyang author po ng book about family or married life also, yung mga inaano niyo po sir, no? Yung mga ina-advocate. So, kami. Sa ating mga viewers, kung meron kayong mga tanong, itanong niyo na to sa comment box ha. Bangan dito pa si Dr. Angelo, ayan. Oo, excited kami. Ayan, Doc, medyo nagsimula kami, nagpainit na kami ng topic namin about mag-live-in ba muna o magpapakasal na agad. So, yung po isa naming tanong sa gabing ito, yung first question po namin would be, bago ba ikasal, ano po bang mas maganda? Mag-live-in muna sila para makilala nila yung isa't isa bago po mag-decide na ikasal? Or hindi naman guarantee na porket nag-live-in sila ng isa or limang taon is assurance na yon na ikakasal sila or magiging maayos yung kanilang pag-aasawa. Oo, yes. Yan po muna. Bumati po muna kayo, Doc. Sorry po. Salamat sa pag-invite sa akin. And dalawang bagay kasi kailangan natin isipin kung anong choices natin. First, kung hindi ka pakakasal, pero magli-live-in lang, hindi ka protected ng law. Ang treatment ng ating estado dyan is like a civil partnership. Para lang kayong mag-business partners. So, whatever happens to your relationship later on, you cannot enjoy the benefits given by the family code. Yeah. And pag nagpakasal ka naman, of course, you are protected by law. Nagpirmahan kayo, it's like a it's a special contract actually. The moment na pumirma ka, hahabulin ka ng batas if you fail to perform the obligations. Yeah. So, yun ang kailangan nilang pag-isipan. Ayan, yeah, that's my wife. Ayan, hi, hello po. Good evening. She's thank also you, a therapist. Oh, hello po sa wife ni Dr. Angelo. Hello po. Yeah. You're also a good therapist of marriage. Sige, Doc. Tapos po, ito pa po yung isa naming tanong po sa aming mga guest. Yung mga nagbabalak po mag-asawa, lalo na po sa mga younger generation. Kasi Doc, ngayon parang yung iba kasi yung influence ng social media. Yung mga napaperceive or yung mga pinapakita na sa napapanood nila, like lalo na yung mga engranding engagements, ganyan. Or weddings. Or weddings. Uh-oh. Ano po ba yung maibibigay nating takeaway sa ating mga nanonood po? Ano yung mga i-consider nila bago sila gumawa ng big decision na magpakasal po? Given all these things that you watch over social media, hindi naman siya basis. Ano? Hindi porke ginagawa ng marami, siyang tama. Yes. No? Meron talagang guidelines for you to follow when you decide to get married. Una-una, sabi ng Family Code, Article 1, marriage is a special contract. And when we say special, may ordinary contract. So in ordinary contract, under the civil code, you can dictate your terms. While in special contract, yung marriage definition, you cannot impose your terms and conditions. So anong ibig sabihin nito? Yung lahat ng bisyo mo na nagpapasaya sa'yo, iiwanan mo yan, tatalikuran mo yan in favor of your spouse. The same mindset should have the other party. Lahat ng bagay na nagpapasaya sa kanya, iiwanan niya in favor of her or spouse. Ano ba yung nagpapasaya sa kanya? Yung mga party, yung mga bisyo, no? Susugal. Even yung paninigarilyo, kasi iiksi buhay mo dyan. And pambababae, hindi na umbra yun. Even yung pagiging maldita natin, bawal na. Bawal na sa marriage. So, walang hasba na matutuwa. Talagang may adjustment po talaga, yeah. Both sides. Walang hasba na matutuwa sa asawang maldita. Ayun. Ayan. Parang kailangan matamaan yung mga viewers natin. This is the truth. Hindi ito masyado tinuturo. Ayan, so, diba? Ina-enlighten tayo ni Dr. Angelo sa mga katotohanan na nangyayari sa bawat pamamahay ng ating mga fellow Filipino people, diba? Yeah. Because, unang-una, kapag binitbit mo yung mga bisyo mo sa marriage, yung mga terms and conditions mo, actually, yan yung
personality disorders natin, according to psychology. Kaya nga, when one seeks to annul his or her marriage, ang hinahanap ng korte is yung psychological incapacity, which simply means yung incapability ng tao to perform his duties or her duties to his spouse because yung sarili lang niya iniisip niya eh. Hindi niya ma-perform yung kailangan ng kanyang asawa. Kaya that's yun, true. Scientific basis for the court to annul the marriage. Wala nang pag-asa eh. At sinasabi pa nga ng mga eksperto niyan, yung disorder cannot be cured anymore because it emanated since childhood. I see. Yeah. Paano, Dr. Angelo, kunyari, ano, no? Dapat bang maging open tayo sa ating mga financials? Kunwari tayo, i-consider natin magpapakasal tayo. Mm-hmm. Di ba may mga tao na tinatago nila yung kayamanan nila? For example lang, or di ba, may ayaw nilang ipaalam kasi di natin alam, may mga rason sila. So what's your take on that? This is the practical side of marriage, ano? You enter marriage, meron kang bibig na baggages. It can be material baggages. Kasi kagaya niyan, mga mana or something na inipon mo on your own, takot ka baka mawala, kunin, no? Later on, kasi nga, if you don't have the prenuptial agreement before the marriage, hahabulin lahat siya. Pag nangutang ka, nangutang siya nang hindi mo alam, tapos kahit matagal na kayo wala, hahabulin ka pa rin. Ayun din, no? Yung utang din, yung baggage. Kaya talaga, Doc, kapag nag-iisang dibdib ang dalawang tao, i-consider mo kasi isa na lang yung pagdidesisyon nyo pati sa finances. Kaya yung finances na yan, if you don't make the prenuptial agreement, automatic, doon kukunin yung needs ng institusyon, ng marriage. And hindi na tinitingnan kung sino yung capable eh. Basta pareho, required to contribute to the needs of the family. Ikaw, Chill, anong take mo dyan? Like, sa yung parang financial decision kapag mag-asawa na. Anong approach? Or para yung approach lang? Yeah, right now kasi it was different na when we got married, ano na talaga siya, one na lang kami. So before kasi medyo ma-pride pa ako. So mga decision ko lang ngayon, nagsistart na akong mag-ask na, ganyan. So tinatanong ko na siya kasi kinukonsider ko na whatever happens to me, bad decision, good decision, he's family, gonna be there. Yeah, he's gonna be so, there for you. Ano ko na siya, more on parang hatak ko na siya kasi we're one already. So, mas conscious na ako sa ganun. Kaya, I think, medyo okay na. Dati kasi hindi, nagugulat na lang siya ano mga ginagawa ko. Mas nakatulong din sa mas pagsasama niyo. Yes, mas nakatulong. Tsaka yung ano, for me also, parang somehow, na-lessen yung burden ko. Kasi before, I thought na it's me, parang ganyan eh. Kasi hindi pa kami kasal. So at the end of the day, wala pa akong, ano, like sinasabi ni doctor kanina, ni doc kanina na parang, wala pa siyang talagang legally na obligation sa akin. But right now, na parang, dalawa na kami, may katuwag na talaga ako. May katuwag sa partnership na talaga siya. Yes, so talaga ngayon, na hindi ko na lower my guard, lower my, ano mo yun, na parang, ano na to, talagang hanggang dulo na talaga to, kaming dalawa na talaga. So, yeah. If you will recall, the civil code, ang lalaki ang obligated to provide for everything. Nang pumasok yung family code, 1989, pinantay na yan. O 1986, yan, pinantay na. So, both can be contributing. If sometimes there are women that are really, boss lady, they are more earning than sometimes with the men, di ba? Hindi na natin maano. Pero, iwasan din naman natin, of course, yung mga lalaking mapang-abuso naman with the, different story naman yun, di ba? Even if the lady is earning, of course, both of you are going to be equally contributing to the house. Tama po ba, doctor? Oo.
talking about financial also, ang payo ng mga eksperto, let's say, pag gusto mong tumulong sa pamilya mo, dapat i-total nyo muna lahat ng needs nyo, kung ano yung matira. Yun lang yung capacity nyo to help. Hindi siya pwedeng malaki or because super need nila yun. Kung ano lang yung matira, yun lang yung pwede natin tulong. Ito, Doc, ano po yung ma-advise nyo naman kapag kunwari sa mag-asawa, nag-aaway po sila, ano po yung, kunwari may isa talagang mas strong yung kanyang pananalita, paano nyo po inaano yan sa mga counseling po ninyo? Yung madalas nyo pong na-advise? Kadalasan prone ang lalaki sa mainit na ulo. Kaya pag dinescribe mo naman yung kanilang relationship, yung foundation, yung love na sinasabi, malinaw ang definition ng love, biblically, no? Hindi madaling magalit, pasensyoso, love does not keep record of wrongs, etc. So, kung magiging patayin nyo ng bawat husband, controlling emotions, bababa ang ating violence against women. Yan, sa bahay, domestic abuse, bababa. On the side of the woman naman, kailangan ding ma-remind ang woman na scientifically proven, number one need ng lalaki ang respeto. So, hindi mo rin... Respect. hindi mo pwedeng insultuhin ang husband mo. Hindi mo pwedeng sigaw-sigawan niya. Hindi mo pwedeng sermonan niya. Hindi matutuwa yan. So, oo. Pero, Doc, ano ba yung parang masasabi natin na nasa normal range pa yung pag-aaway ng mag-asawa? Kunwari ba, 1 week sila hindi nagkibuan? Or parang hindi yun healthy? Sa mga experience nyo po, sa mga na-encounter nyo po ng mga nagpa-counseling po sa inyo. Merong years pa nga yung binilang. Nakatira lang sila sa bahay, hindi naman nag-uusap. Meron kaming case na... Pero na-ano sila, na-recover naman yung marriage, naayos naman. 5 hours mo naman kami mag-uusap sa office. Eh. may mga ganun pala, no? Na matagal silang nag-away. Yes, almost 2 to 3 years, hindi siya kinakausap. As if, sabi ng wife, as if hindi ako nag-i-exist sa bahay. Tinitingnan lang niya mga bata. Wow, that's really tough. Yes. May mga ganung cases po pala, no? Oo. Kaya nung first visit niya siya lang, the second visit kasama na niya yung husband niya. And na-explain namin na maayos, everything. Convince sila what to do. So there were commitments made na kailangan i-monitor, sundan. kasi violence din sa babae yun, yung i-ignore ka. Psychological violence din ang tawag doon. Kahit na-ignore ka sa bahay. Oo nga, no, Doc. Pwedeng mentally ma-torture ka din. Kasi kasama mo sa bahay, hindi ka kinakausap, ano? Yes. Oo, that's really tough for both sides, actually. May tawag dyan eh, stonewalling. Yan yung term nila. yeah, the stonewalling. Yan yung parang ano siya eh, parang hindi naman millennial or Gen Z ano term. But gaslighting, di ba yan isa yun? Isa yung term na, it's a new term that, evolved. It's a new term that evolved in the current happenings. Kasama ng mga gaslight, di ba yan yung mga naririnig natin lately? Gaslight mo na naman ako. Stonewall mo ako. See you, anak ni Chelo na Gen Z, alam. Oh, ayan. Oh, may natutunan tayo kay attorney tonight, stonewall. Gen Z kasi ako. Pag hindi ka kinakausap. Oh, ayan. Yung pala new term natin. Sige. Ayan. Sa emotional naman, no, and mental and emotional readiness sa pag-aasawa, ano yung mga dapat natin i-consider, Doc? Emotional, like... Ano, for example, pwede ba natin, how can we handle conflict? Ano yung mga masasabi nyo na, or maipapayan nyo sa ating mga viewers, for example, sa mga... Pag moody yung isa po, Doc, kunwari, moody yung lalaki, moody yung babae, paano yung magandang approach nila para makaiwas sila sa conflict? Specialty ng wife ko yan, no? Para Supreme Court, mediator. So parang ano, ganyan, mini-mediate siya, ganyan. Ang aking unang take dyan is to really control yourself. Learn to control yourself. Sila naman sa training nila, you can invite her now. Yeah. We can. Alika. Ma'am, gusto niyo po ba? Meron ba extra mic? Pwedeng, kung kayo po ay bukas, aming pakikipag-usap. Oo. Opo, kukunan po namin kayo ng upuan para po mas masaya yung ating kwentuhan po. Dito na lang.
Sige, while waiting si Chell, sa inyo ba, paano ang take nyo sa mga, para makaiwas kayo sa mga conflict? Personal, ano nyo dyan? Parang personal opinion nyo. Right. With us kasi, ang communication doon sa amin kasi mag-asawa is challenging. Kasi ano po siya, seafarer po siya. So sa totoong buhay, very seldom kaming mag-away because hindi naman kami laging magkasama. So, pero when he's here, para kaming naninibago. So, naano ko yun na parang, doon kami hindi nagkakaintindihan. Dok, baka since ano, nandito ka na, yung opportunity po, tanungin ko na rin. Kasi po parang sometimes we feel na yung hindi na namin masyadong nakikilala yung isa't isa because my husband and I, we are separated for 10 months because seafarer po siya and when he's here, 3 to 4 months lang, ganyan. So parang pag umuwi siya, para kaming nag-getting to know, para kasi syempre, di ba, ako kasi my life is fast-paced. So parang parang feeling ko, ang bilis na ng ano ko, tapos pagdating niya, para ako nagsuslow down. So doon po kami nagka-clash minsan. Sometimes ako po yung medyo ano, parang ang bagay, parang mabagal, o hindi niya ako naiintindihan, ang dami po yung, parang ganon. So, doon po kami nagkaka-clash, pero pinag-uusapan naman po namin at the end of the day, pero nagkainisan na kami. Parang ganon po. So, paano po kaya namin siya i-manage? Ako, siguro, kasi mas madali akong mag-snap kesa sa kanya. Sino pong makakasagot po nitong magandang tanong? Si Ma'am po o si Doc? Oo nga. Pakilala muna natin si Ma'am yung name and ano, what you do. Okay, so I'm and, Dr. Maita De Paula. So my expert level talaga when it comes to marriage counseling is conflict resolution. Especially when dealing with this kind of relationship, yung LDR. Yes. Ayan. Nakakatuwa so, naman. Talaga nagkakaproblema pag may gap na with the communication, especially with your distance. Right. So, may ano talaga dyan, yung isa sa mga people na isang isawa is to maintain your romance, to maintain your communication, every now and then, you have to check each other, kahit naman non-verbal yan, no? Kahit mga chat lang yan, or messenger. So, you can still maintain your communication. So, pagdating naman sa awkwardness, dahil parang tagal na nangyayasimita. So, may mga moment talaga wherein you need to assess the situation. Kasi may mga time yung mga lalaki, may mga silent moment nila na hindi natin naiintindihan mga babae. Yun yung tinatawag natin from the book of Dr. John Ray, yung men are from Mars and women are from Venus. So, na-explain na doon, mayroong tinatawag na man cave. Or cave man, no? No, wherein may mga lalaki talaga na mayroon silang mga na inside of them challenges, situation wherein they don't want to discuss with their partner because in sa kanila ano they have this kind of wherein they know how to manage their own conflict, they know to manage their problems na they can control it with themselves, na hindi sila nagsisik ng help because they don't really want to seek help eh. Yeah. Kasi lagi nilang iniisip na kaya nila to. Tapos so, sa mga babae po, di ba, hindi nila naiintindihan yes. Kapag nagiging independent po yung mga lalaki. Yes. Parang feeling nila, tinatanggal sila sa circle. Yes. Oo, yung parang, need me pala. Yes, you don't involve me in your world anymore. Uh-oh. Parang, wala na ako sa mundo mo. But that kind of, ano na, we're in, that one of the needs of the husband, yung reflection. Mm-hmm. Yun yung parang me time for them. They have to reflect and decompress everything, mga stresses from the outside. And then later on, but when they're ready na talaga, they can share it with their spouse, their partner. Yung kailangan lang natin yung mga wife doon is to be with them, to serve them, kung ano yung task natin or role natin as a wife. Just be there, just be quiet by their side. And then later on, dandahan magsasalita yan. We don't need to pressure them. Ayun. Kasi the moment na pinapressure natin sila, nagkakaroon ng triggers. Mm-hmm. Iinit ang ulo. Kaya marami nagsasabi na mainitin ang ulo ng mga lalaki. No, definitely it's not. It's just because of their focus now is yung responsibility to build the family, the foundation of the family, which is why yung mga lalaki, they're goal-oriented.
tayo mga babae, we are detail-oriented. Well, there's a tendency of us overthinking. I-emphasize po natin yung sinabi ni Doc. Women are detail-oriented. Yes. Men are goal-oriented. They focus on the future, their responsibilities. Mm-hmm. Tingnan mo yung mga lalaki po nag-asawa na yan, focus yan sila, workaholic yan sila. Laging trabaho, paano tayo kikita, paano tayo kakain sa araw-araw. Well, tayo naman, because we are emotional, in nature talaga natin yung mga babae, cannot really, hindi natin mababago yun, kasi it's natural to us. So, nag-iisip tayo lagi na, ba't hindi niya na ako pinapansin? Bakit wala na kaming pag-uusap? It's just a matter of, mga lalaki, ayaw talaga nila nang magdaldal. Mm-hmm. Even if they have something, challenges, tahimik lang yan. Doc, paano po pag it's the other way around? Pag madaldal lang isa, okay ba? Parang mas busy si girl, tapos si husband, kasi wala siyang work pag bumababa, right? So, parang ako po yung laging wala, ako yung busy, ako yung pagod, tapos siya po, inaantay ako, gano'n. So, paano naman po pag baliktad? There's a possibility of pwedeng bumaba yung ego ng lalaki. So, the tendency of pwede kanila dahil natapakan yung ego nila, the tendencies are they will do everything para makuha ulit yung kanilang ego. Mabawi ulit yon, yung utusan ka, oh baka pwede mo naman akong pagsilbihan for just this time. Parang gusto nilang makuha kasi nawala na yung ego nila. Yung bang, sometimes you call it parang self-worth nila nabawasan because of that. Kasi it's not natural for men. So may mga challenges talaga sa men. But they are not the provider anymore. So integrity, their ego. Nagkakaroon na po sila ng insecurities. So, ano pong gagawin? For ako na yan. Kasi, sige. Ako naman ito. Ito, let's take, take it from, Chill's experience naman. For somebody like me. So, malaki yung role ng wife for this kind of situation. Kailangan as a wife, okay, ganito, sa trabaho, ikaw yung boss. Ikaw yung manager. Pagdating sa bahay, ikaw yung wife. You have to submit. Be submissive. Hindi naman kailangan pag-submissive, kailangan maging helper ko. No, it's not. Submissive is, you have to motivate, to support. Kung lalo pa pumababa yung ego ng ating husband, tayo yung bababa muna ng level natin as a wife. I'm here as your wife. I know you're being challenged because of this situation. I want you to know that I'm still here as your wife. Yan po yung mga siguro secrets ng mga naglalas na mga marriages po for more than 30 years or yung mga forever po. Yeah, and then wag na wag nating sasabihin sa ating husband na I'm earning more. Ako yung nagpapakain sa pamilya natin. Kasi that's number one na pwedeng maging issue sa kanila later on. Pag bumagsak yung ego ng lalaki, maraming cases tayo sa court na yun yung nagiging reason nila para mag-ibang bahay. Okay. Pag nabasa niyo yung mga cases namin na hinahanda at saka sa mga case studies namin sa mga marriage counseling, one of those yung bumaba yung ego ng husband because mas tumaas yung level ng kanyang wife. At ginawang driver, utos-utusan yung kanyang husband. So nawala yung ego niya, integrity niya bilang husband. So kailangan tayo as a wife, kailangan din natin yun na maging sensitive. Sa feelings nila. They want to be appreciated even for the little things that they do. Kasi once na nawala na yung appreciation, even hindi nila sinasabi na gusto nila ma-appreciate, pag narinig nila yan, tataas agad dyan. Nagle-level up. Ganun din pala ako sa wife ko. Akala ko wala na akong silbi kasi nandito lang ako sa bahay. You always have to appreciate them. Appreciate them. Thank you for being here. Thank you for taking care of the kids. You're amazing. I like you. Recognize. So I think this is not only for yung mga women na kailangan din nilang i-recognize talaga yung capability ng lalaki kasi hindi naman forever. For example, if the woman is parang soaring career pero hindi naman siya forever, 'di ba? Yes. Umiikot ang buhay natin. Minsan nasa lalaki naman yung career, 'di ba? Parang it's a roller coaster nga, 'di ba? Kumbaga sa mag-asawa.
Paano po kapag kunwari mag-asawa, hindi sila nag-give and take, parang kahit na parang best effort na talagang hindi naiintindihan ng girl yung pangangailangan ng lalaki po na mataas yung ego side niya, tapos yung guy, hindi rin niya naiintindihan si yung wife niya. Paano po ninyo nire-reconcile yung mga mag-asawang ganun po? Kung sila ay nag-seek ng ng help with the counselors, much better kaysa naman i-share nila ito sa mga friends na relatives na mas lalong gugulo. So, pag they're both willing, kami mga counselors, we give them yung individual counseling na isa-isa muna namin kinakausap. Kasi hindi mo naman pwede silang kausapin na pareho kasi hindi sila makapag-open up. So, the moment na makausap na namin sila, we need to know what's on their mind, what's their feeling, ano yung mga bagay na nakapag- hindi ni maganda sa kanilang relationship, and then what are the root causes, kasi may mga pinagmulan talaga yung mga pag-aaway na yan, yung mga gano'n na hindi pagkakaintindihan. So when they both don't understand each other, na ibig sabihin there's something na kailangan natin ayusin from the start. Maybe it's mayroon kinalaman yun sa from the past, may mga bagay na nangyayari sa kanila na hindi na nila nasesettle, and it ended up na lang na parang wala na, civil na lang. May there's a gap between them. So, pag ganun, we need to know what's your love language? Mm-mm. Ah, love language. Yes. Mm-hmm. Kasi pwede possible na ikaw, love language, example, ako love language ko, let's say, is affirmation. Ito yung binibigay ko sa partner ko kasi akala ko yun yung kanyang love language. Yan. Pero iba-iba tayo. Iba pala yung love language niya. So, you need to know that, you need to assess that, kung ano yung mas lagi niyang ginagawa sa'yo. It could be, parang nasa 50-60%, kung anong ginagawa niya lagi sa'yo. Yun yung kanyang love language. Kung siya yung lagi pupunta sa'yo, minamasahe ka. And then you have to ask, gusto mo rin ba na minamasahe din kita? Para at least you're aware, kasi kung hindi, hindi ninyo alam pareho kung anong gagawin. Paano po daw kapag ano, speaking of love language, kunwari, si Ram, meron siyang expectation na ganito yung form of love na gusto ko. Kunwari lang, pag mas nireregaluhan mo ko, mas mahal mo ko. Pero yung kapartner niya, hindi rin mapagregalo, more on parang, ano pa ba yung mga love language? Assurance ng pananalita, ganyan ko. So para sa kanya, ay hindi mo ko mahal kasi hindi mo ko nireregaluhan. I think doon tayo magfo-fall sa misunderstanding and miscommunication. And sige, iko-correct lang ako ni Doc, no? Pero in my own opinion, doon magfo-fall yung miscommunication, misunderstanding. Yeah, sure. Tapos we really do set high expectation, but we are all different people, eh. We have different culture, we have from our home. Ayan, sige, Dr. Maita. So tama naman po Miss Ram. Sinabi niya tungkol dun sa communication. And then we have differences. So differences, marami talagang hindi alam. No, yung men and women, di ba? Meron tayong, like example, we are more of emotional when it comes to, we always say something what's on our feelings, di ba? Feelings, and then sa kanila naman, they say what they think, no? So with that, nagkakaroon na talaga ng differences. So it's better talaga to clarify and have the open communication with your partner. Gusto mo ba to or hindi? Gusto mo ba yung ginagawa ko to sa iyo or what? Kasi pag ginagawa mo tapos hindi niya pala gusto, doon na kayo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, di ba? So better to ask, clarify, and better pag ganun, anong gusto mong way pag ginagawa ko to? Gusto mo ba nilulutuan kita? Gusto mo ba na I take care of your things or what? Pagdaling mo sa bahay. And kasi if you don't, pwedeng manghuhula ka lang eh kung anong gagawin mo eh. Uh-oh. Pero kasi po yung iba naman po sa mag-asawa, parang nahihiya silang sabihin sa kapartner nila, ay hindi, wag na, baka ma-offend siya. So hindi nila pinaparating. Yes. Okay. Yan yung isa sa mga ano natin sa mga pababayan, why we are indirect, because we consider the feelings of our partner. Kaya yung ano ko talaga sa mga wife katulad ko, be open. Kailangan talaga natin maging direkta ng totoo kung ano talaga gusto natin, sabihin natin. Kasi it won't help pag hindi alam ng partner natin kung anong gusto natin exactly. So sa nabanggit natin kaninang love language,
kailangan mo din ipaalam at kailangan mo din hanapin mo rin sa husband mo. Oh, I want this. Baka gusto mo during Valentine's Day, give me flowers, give me chocolates, I want this brand. Give them idea. Kasi natatakot po yung iba. Kunwari, sasabihin nila, hala, baka isipin niya, demanding ako, yung ganun po. Paano niya i-communicate ng mas para bang acceptable sa ka-partner mo? Yes. Ganito, example, you're in a table setting, kumakain kayo. Sabihin mo lang, ano po ba, love? Gusto ko to. Gusto ko din tong white flowers. I like this. That's to give him ideas. Kasi we have to manage difficult husbands. We have to manage them eh. Hindi nila tayo kilala eh, no? Kung paano tayo. Ako, I just also want to add, kasi it's some, yung asawa ko po kasi, nag-improve na. Dati po talaga zero talaga. Hindi nag-give, hindi nag-ano. Pero ngayon po, unti-unti na. Pero I agree na if you want something, you have to tell them. Because hindi ka nila para basahin pa. Mm-hmm. I don't know kung bakit, pero ganun talaga sila. So, last time, on my 40th birthday, sabi ko sa kanya, regaluhan mo ako kasi mag-expect ako. Kahit alam kong kaya ko naman, pwede naman akong bumili. It's different pag galing, kasi emotional nga po tayo, right? So sabi ko sa kanya, pag hindi mo ako binigyan ng gift, magtatampo talaga ako. So, nag-effort siya na bumili ng gift. So, alam ko na, pero hindi ko alam kung ano yung binili niya. So, something like that. If you want something para hindi ka ma-disappoint, sabihin mo na. Kasi kung hindi, madi-disappoint ka if you are expecting too much. Mm-hmm. Show them, no? Hey, I have this. I don't know, gusto ko yung mga ganitong klase ng dress. Yes. So, they would have parang the idea. Idea. Yes. Pero bakit tayo may common problems na ganyan? Because of lack of inability to check yung tatlong areas. Actually, dalawa lang yung nagsabi ng mga eksperto. Psychologist says, yung karakter natin came from two sources. The genes, yung genes natin, plus the environment. Mm. May pangatlo ko dyan. Ano yung pangatlo? Yung natural. Yung nature ng babae. Kaya pag nakapag-relasyon ka, ang objective mo talaga dyan, kilalanin siya. Anong titignan mo sa kanya? Yung background niya. Saan ba siya galing ng pamilya? Sino ang nanay niya? Anong magulang niya? Intact ba yung kanyang parents? Yung mga kapatid niya? Do they operate with love inside the home? Or may bickering din sila? Every time pupunta ka sa bahay nila, nagsisigaw, nagmumura, nagbi-blaming each other for simple ano. So, check mo yun, yung background niya. That's the environment that he or she has, no? So, pakikita mo na yung warning signs. Pangalawa, yung kanyang genes, yung kanyang DNA, tumatakbo sa kanya, anong klaseng personality ba yung namanan niya sa kanyang parents. Galing. Kasi later on, lumalabas siya, magugulat ka, may mga bisyo pala yung mga ancestors niya. No? Kasi four generations, also scientifically proven, nabibit-bit yan. Four generations. Parang curse yan eh. Yeah. Parang generational curse, yes. No? Generational curse. Four generations, dala-dala yan. So you really have to check that. Magkaka-interest ka lang naman really to check that if you love the person. You're right. Diba? Yes. Hindi ka naman mag-check kung di mo man love yung person eh. Kaya yun ang magiging basis mo to do that. Mm-mm. Okay. Pangatlo, yung nature ng babae. Anong nature meron? Ano yung common sa mga babae na hindi nila invento, hindi nila control, but they feel it that way. Yeah. Kaya, pag pinag-aralan mo yun, madali ka nang mag-adjust. No? Ito, halimbawa, tinuloy mo pa rin despite the red flags. So, yun yung mga i-work out mo. Medyo hard work pala kapag yes. Maraming red flags, ano? Medyo parang ano pala siya, pagsasama no? To. Para siya, Doc, ano? Para ka rin nag-due diligence. Yes. Kasi kung bibili ka ng sasakyan or ng lupa, titignan mo, may utang ba ito? Yes. So kapag pumasok ka rin pala sa isang married life or relationship, I-jo-jo diligence mo. Yes. Kailang, ayan. May free, ano tayo, tips from Dr. Angelo and Dr. Maita, di ba? Isa sa mga dapat i-consider natin sa pagpapakasal is, of course, number one is yung kanilang family background, kung ano-ano yung mga, what comes with them, no? Baka mamaya, yun nga, sabi ni Attorney Zoe, i-jo-jo diligence natin, baka mamaya, malaki pala yung utang niya, no? Tapos,
ibaburden mo yun during your marriage. Hindi related. Kailangan malaman mo yung personality nung... Diba? Ano naman yung problem mo sa marriage ngayon? It's all about your ignorance to check on all these things. Yes. At yan po yung hindi masyadong na ipapahatid sa younger people. Parang for them, I love team to, crush ko to, pogi to, maganda to. Pumapasok na po sila sa mga relationships. So, nakafocus lang sila sa love, yung ganun not po. Not only that. Kaya na-invento yung line na bulagang pag-ibig. Because, hindi ka interesado malaman kung ano yung background niya because you love the person. Yeah, you're, kala mo willing ka na to take everything. Na kung ano man siya tanggap mo, that's not true. Oo, mali yun. That's not true. Mm-mm. Because of love, okay lang sa akin kahit na mabaho yung paa niya. Titiisin ko kahit mabaho yung hininga niya. So kapag nakakita po ng red flag, nasa sayo na ngayon kung kaya mo siyang tanggapin or not. Kung willing ka na... Or i-work out. Kagaya nga ni Dr. Sinabi ni Dr. Angelo, for example, may lahing cancer. Alam mo na may lahing cancer yung mapapangasawa mo. Kasi kunyari, yung father niya namatay sa cancer. So what are the things you could apply during your married life to, na alam mo na, na pinasok mo tong ganitong pagsasama, di ba, Doc? Yes. Isa yan sa mga example. Kaya nga, yung early years ng marriage would be very stressful because of those things that you neglected. Ayan. And accepted. No? You neglected to know, tapos inaccept mo na lang siya as he is or as she is. Tapos hindi kayo nag-usap how to improve that or work it out or remove those imperfections ng bawat isa. Talagang magiging stressful ang marriage. At statistically, ang taas ng broken marriages in the first 5 years. Statistically. In Philippines or? Worldwide. First five years. Bakit po first 5 years? Dahil hindi nila nakakayanan yung adjustments? Yeah. And because of hindi interested niya to check on all those 3 things. And I have another 3 things na ipapayo sa kanila. Ano yung 3 things na yun? Check the past, the present, and the future. Galing. Maganda yung galing po nun. Check the past, the present, and the future. Mas madaling tandaan. Ano yung past, yung personality niya kanina, covering all those 3 areas. Ano yung present? Anong trabaho mo? Anong kailan ka dyan sa work mo? Anong plano mo? Mag-i-stay ka ba as employee forever? Or hanggang... May goals. Tanggap na niya kung ano siya. And ito lang binigay sa akin eh. Ito lang kakayahan ko eh. Red flag na yun. Despite mahal na mahal mo siya, kailangan mong pag-isipan. Naku, hanggang saan yung acceptance niya na hanggang doon lang. Walang vision, walang pangarap. Kunyari, Doc, no? Parang kagaya nga ng sinabi nung isang tao na hanggang dito lang talaga ako eh. Tapos, may mga mag-asawa na, syempre sa mga, sa mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, bigla na lang tumataas yung pangarap nila. Doon ata, nagsisimula yung paghiwalay. Kasi, biglang nabago na, nag-expect na yung it's either babae or lalaki, na dapat ganito pala tayo, ganito tayo. Kasi nga, the marriage comes with, of course, the expenses for the children, di ba? Yes. Lumabas ang isang baby, mamamanage yung kaya. E paano kung pareho yung minimum wage eh? Lumabas ang another baby, wala namang bilihin bumaba eh. Oo nga, diba? Lalo na ngayon inflation, ano? Ever since eh. Lagi nila inflation. This institution requires funding. Pag nagtayo ka ng institution, requires funding from the very beginning. Yes. Titingnan mo ko kung hanggang kailan yung trabaho ko, o ilang taon yung kontrata ko. What happens after that? Kaya nga, nung pandemic, ang taas ng separation because of wala nang mapakain, pinatigil tayo lahat sa pagtatrabaho, di ba? Ang taas ng separation that time. We witness it also. During pandemic, tinatawagan kami, come to our place, please help us. So, pag, napansin niyo ba, naturally, we desire to be successful. Yes! You know, everybody, male or female. Kaya pag, ikaw lang yung may desire to be successful, yung husband or yung asawa mo wala. Mahirapan talaga ang marriage mo work out. Dapat po pala nag-grow together. Sabay kayong lilipad.
ayun nga po ang mahirap, para minsan natatamaan na po ang ego ng isa kapag sinasabi na sabay lilipat. Because of lack of vision. Because of lack of goal, lack of determination. Ayun. So dapat pala i-consider din natin pag mag-aasawa tayo na both of us has goal in this relationship, no? Parehas tayong gusto nating mag-succeed. Tama ba, no? At ang pinaka-challenging dyan, alba, both have goals na. Parehong may pangarap. Ang pinaka-challenge dyan is how to combine. Combine that goal. Kasi hindi pwedeng magkanya-kanya kayo eh. Yung growing apart. Kasi partners talaga. Hirap po pala talaga ng mag-asawa, no? Partnership po talaga siya. Yes. Kaya yung goal mo, yung goal niya, kakausapin niya lahat ng taong makakatulong sa'yo sa goal niya. Pero napagka hindi niyo pinag-isaya. Yung asawa mo din, kakausapin niya lahat ng tao who can help him or her achieve his goal. Until mapansin niyo lang later on, you are creating a division between the two of you. Mm-hmm. And you cannot create two visions in the house. Mm-hmm. Yes, that's because right. Two means DI. Mm-hmm. Division, and equivalent talaga. Paano po kunwari, Doc, ano, yung isa gusto magkaanak, yung isa ayaw naman. Malaking ano ba yun, ma'am? Issue. Malaking impact. Issue. Opo. Marami na po kaming ganong cases. Na gusto ng wife magkaanak, yung husband hindi pa. And the other way around naman, baliktad naman, si husband naman gusto. Diba? At saka, may pagkukulang na dyan pala. Mm-hmm. Ba't yung pala pinag-uusapan niya, ikasal na kayo? Mm-hmm. Yung pinag-uusapan niya, before. Before. Eh, pero kasi po hindi rin po napag-uusapan talaga. Yan, ang parang focus ng iba bago ikasal, ano yung dadamit ko, saan ako ikakasal. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. May isang case tayo actually sa korte na umabot ng Supreme Court. 2 years na silang kasal, hindi pa niya nasisipingan yung wife niya. Because the wife is a model, inaalagaan yung katawan, ayaw mo buntis, kailangan na yung maintain yung kanyang figure. So, nag-file sila lalaki ng case to declare yung marriage annul because of the incapability of the wife. Kasama yung obligation na yun to yung sexual obligation. So, it was annulled. It was annulled, yeah. So, ayaw pala ni wife tumaba. Hindi, magkaiba sila ayaw ni wife may pag-siping. Kasi nga daw, model siya. Oh, so, ayaw niya lumaki. Siyempre, when you get pregnant, you really become bigger because of the baby inside you, in the womb, di ba? And the challenge to that situation, ano ba, hindi na pag-usapan, ano, napunta sila sa situation na yun, the husband should provide for all the needs of the wife. Para hindi na siya mag-modeling. Mm-hmm. Ako na mag-aalaga sa'yo, I will take care of everything you need. Mm-hmm. I will provide this. Para si wife, magpo-focus na lang sa kanyang role as a wife. As a wife. Paano naman po yung mga kapag nakikialam or pumapasok yung mga in-laws doon po sa mag-asawa? Malaking problema din po yung pagpapuyan. Naiipit po kasi isa eh. Parang isipin. Ang hirap, no? Oh, sige. Oh, ang tawag dyan, invasion to privacy din. Ah. Kasi nilagpukan na ng institusyon. That's private for both of you, as husband and wife. And then here comes the parents meddling in your affairs. At malaking meddling talaga mangyayari dyan kapag tumira kayo dun sa parents nyo mismo. Kasi dapat hiwalay. Kingdom nila yun, territory nila yun eh. Kaya pag kayo nagkaroon ng problems, they will come to the rescue talaga, right away. Pero kung may mga extended families naman po, no, Doc, kung wala namang issue sa mag-asawa na sige, i-accommodate natin yung mga in-laws, ganyan, okay lang naman po yun. Basta may space sa bahay nila. Yes. Mm-hmm. Pero kung, but I believe that there's only one king and one king. One king and one queen in the house. Right. Actually, yun ang setup namin sa house. I have my sister with me and my dad. Yeah, so alam naman nila. So pagdating sa rules, our house, our rules. Yes. So like sa pagpapalaki din ng bata, buti na lang pareho kami. So we are blessed na yung mga family naman po namin, in-honor yun, pati yung asawa ko. Kahit na it's my side. Basta, that's nice. Basta huwag niyong gugulatin yung asawa niya. Parating na pala sila mami and daddy. Huwag niyong gugulatin yun because it's a sign of disrespect also to the husband. You just decided alone. Mm-hmm. Hindi mo na involve yung asawa. Right. Grabe, ang dami po talaga obligations ng
mag-asawa. Oo. Na hindi sa pagpapakasal. Oo, sa pagpapakasal. Hindi talaga po siya biro. Yes. Mm-hmm. Pero sa iba nga po, nakulat na kailangan kasi by the age of ganito, may asawa ka na. So ayan, na magandang tips from Dr. Angela and Dr. Maita, no, sa ating mga Maitel, na ano, na sa ating mga Filipino, fellow Filipino people na nanonood ngayon, na maraming tabu sa mga hindi na pag-uusapang topics tungkol sa pagpapakasal, ayan, yung mga bagay na to. Oo, and of course, we consider therapy. May, baka pwede nyong bigyan din ng tips na hindi naman mahal ang therapy, no? We can seek therapy and some other ways na makakamura ang ating mga kababayan. Tama po ba? Yeah, we actually have a foundation para doon sa mga couples na cannot afford, no? Whatever we can give, kinoconvert namin ito sa food packs to the poor communities. Mm-hmm. And this project is to reduce yung poverty natin. Mm-hmm. We teach the children, bago namin bigyan ng food packs or feeding program din, we teach them how to improve their lives. Mm-hmm. Hindi habang panahon na nag-job kayo dapat. Mm-hmm. So, mahirap na gusto. So, nice. Yeah. So, advocacy. They can donate. Even on food box. So, kasi kailangan din may sacrifice sa part nila, no? They are enjoying free counseling, tapos wala naman konting sacrifice. Mm-hmm. Parang hindi rin magiging fruitful yung session. Meron namang can afford talaga, willing silang ayusin because malaking investment na pwede lang nagawa. So, yun nga lang, medyo pricey din. DSWD, We are accredited DBS counselors also. They can go to the city hall, may DSWD office pa ba. Pag mahabang pila, yun nga lang, di ko manasikaso. Maraming hingin ang ayuda. So, but you can personally ask for an appointment. Pero mayroon po kayong Facebook page na pwede nila kayong makontak po ng mga ating viewers, kung sino makakanood po nito, na magsisik po ng marriage counseling po. Yes. Maybe pwede niyo pong i-share sa atin dito. Nasa Facebook page ng BCIDP Exclusive School for Couples, and the other one is yung BCIDP Psychological Wellness Center. Ayan. BCIDP. Ayan, let's find it on Facebook, BCIDP. Makita niyo po si Dr. Angelo and Dr. Mike. Sa mga mag-asawa na mag-strive na parang gusto nilang maayos pa yung kanilang married life. And of course, ito yung book ni Doc, ayan, Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay. Wow, meron po palang guide sa paghihiwalay. Ng marriage. A legal and not so illegal right guide. O, ayan. Yeah. Na-focus na ni Direk. Saan po yung Doc mabibili? Sa Lazada po ba yan? Sa National Bookstore? Shopee. Opo, Shopee. Sa office namin sa Palanan, Makati. Ayan. Pero may page din ito, yung mismong title itself. Ayan. May sarili siyang Facebook page. Oh, ayan. And of course, reachable in nationwide, dahil nasa Shopee din siya. Magkano po ang isang libro, Doc? $650. Ayun. Sulit na sulit naman pala. Oo, pag marami tayong malalaman tungkol sa pagpapakasal. Hinighlight ko dito na not everybody is qualified to get married. And not qualified to yung hindi kayo entitled to legally dissolve your marriage. Not everybody. Hindi pwedeng punta ka sa korte, ayoko na, hindi ko na siya mahal. Hindi ganun kadali. You have to justify to the court. So, itong isang libro na puno ng kaalaman tungkol sa... Tagalog po yan, Doc, o English? Taglish. Ayan, mas madaling masusundan ng mga viewers po. And it has the foreword of two law experts. Bago po tayo magtuloy-tuloy, dahil malapit na po tayong matapos sa podcast, babasahin lang natin, basahin lang po natin itong magandang comment ni Miss Rosana. Ikaw na po, mamaramang magbasa nito. Ayan. Dapat talaga, we need to know kung ano ang love language natin sa ating asawa.
Sa ating asawa and vice versa. In due time, if sensitive ang bawat isa, matutuklasan natin ang secret to this love language. Ito ang magpapatatag sa ating relationship. At the end of the day, kahit maraming disagreements, kapag alam ng bawat isa ang weakness na ayos agad at mas tumatatag ang pagsasama. O ayan, sabi ni Miss Rosana Akbo Parika. Ayan. Napakagaling. Maraming salamat po sa time. Si Miss Chill, thank you din po. Baka may mga gusto kayong batiin or something. Bago po tayo magroleta. Oo nga. Bago tayo mamigay ng ating prize. Oo, lalo na yung ating raffle prize from Miss Chill. Yes. So, yes. Again, thank you so much po sa mga brands na naniniwala po sa amin. And para po sa mga followers namin, thank you, 40,000 na po ang DS Crew. So, please po sa mga hindi pa po nagpa-follow at nagla-like sa amin, kung gusto nyo pong makahanap ng mga bagong lugar, mga hidden gems sa mga iba't ibang lugar dito po sa Luzon, and food and activities, please watch our vlogs. DS Crew po sa lahat po ng social platforms, IG, TikTok, and YouTube, meron po kami. Para samahan niyo po kami, mga travel mates. Ayan. Thank you, Miss Jill. Doc, kayo po, baka po meron po kayong ibang gustong batiin or ipa-rating sa ating mga viewers po. Meron kami naka-schedule na Marriage and Family Laws Philippines on 2024. This is in... parang conference yan, Doc. Conference. It's a conference. So, ayan. Yung celebration ng Family Week every September. So, okay, this coming September. Yeah, September 28 sa Bayview Park Hotel, Manila. Oh, September 28, Bayview Park Hotel sa Manila po. Yes. Okay. So, Family Summit. Family Law Summit. Ayan. So, ang mga speakers natin doon coming from the academy, from the churches also, and yung mga educators. That's nice. Speak more about the family, marriage and family law. Mm-hmm. So, meron din... mga therapists, yeah. Doctors, ayan. Yeah. Si Ma'am... Metel. Ayan. Tama, Metel. Baka may gusto pang... Okay, so we have our regular sessions of pre-marriage counseling every Saturday, 2 to 5 p.m., 5 to 8 p.m. And for those who have foreign partners, yung gusto nila pure English, we also have that session, yun yung 5 to 8 p.m. and 7 to 10 p.m. That's a regular session namin every Saturday. So you can message us in our page, BCIDP Marriage and Family. BCIDP Marriage and Family Center Institute and BCIDP School for Couples Philippines. Nasa page na ng Facebook. Ayan. So, para sa gabing to, dahil si Miss Chill ay merong paraffle, naisip natin ngayon na sa nag-comment, yung binasa nating comment, ipabigay na lang po natin yung raffle na, yung surprise ni Miss Chill. Sige po, ano po ba yung ito, ipaparaffle po ni Miss Chill? Ayan. Ayan. So, actually, one of the brands po na nagsusupport sa amin is si Estancia De Lorenzo. So, we are giving away for Miss Rosana Akbo Parika. Yay! You got yourselves two vouchers ng Merienda Buffet. Saan po itong restaurant? From Estancia De Lorenzo in San Mateo po. So, hopefully you're near Metro Manila. It's just 30 minutes away from Quezon City. So may San Mateo Rizal. In San Mateo Rizal. Pumunta po kayo dyan and I'm sure mag-enjoy po kayo sa lugar and sa food po nila. Napakasarap. Miss Rosana, you can avail the voucher para ma-enjoy mo yung buffet merienda. Ayan. Yes. So, ibigay na lang po namin yung instructions on how to claim it. So, via Vantage Point. At saka, paki-like and share po yung DS Crew page. Yes, please. Yes. And si Estancia De Lorenzo na din. Estancia De Lorenzo. Yes. So, now magparoleta tayo. Anong game natin? Sa ating mga sharers for tonight. For our sharers, mamimigay kami. Ayan, magic roulette. For our shares, mamimigay kami ng GCash. Dalawang tig 200. Okay, sige. Yan. Two winners of 200.
Oy! Pag nanalo na yung ano, iruleta ulit natin. Ayan.